ang mga katanungan na kanilang sasagutin. Good luck! Question number one, Kayla. Kapag may intention ka sa ibang tao, kahit may karelasyon ka, pero hindi mo naman tinuloy, cheating na ba yon at bakit? Ah, maganda to, maganda to. Kunyari may girlfriend ka, pero may... kinikita. Extra girl na hindi mo siya kinikita, yung nabitan ka, bet ka, tapos magkikita sana kayo, pero hindi mo tinuloy. Siguro po, para sa akin po, pwede po natin siya ilagay as micro-cheating. Kasi unang-una po, hindi ka naman po magkakaroon ng intention sa isang tao kung wala po kayong pinagsamahan. Or hindi naman po ikaw mabibetan ng tao if wala ka rin pong pinakita sa kanya na bagay na i-assume po niya. So siguro po, doon na po papasok yung boundaries. Micro-cheating. Mm. Micro-cheating. So kung ganun pala, sana tinuloy mo na lang, no? Kasi pareho rin pala na equal. Oh, cheating pa rin eh. Correct. Oh, kasi doon ka rin babagsak. Ganun din, masasapak ka din ang jowa mo. Oh. Hindi, syempre we don't encourage cheating. Wow! Yes. Positive! Oh. Eh, paano kung ano? Wala namang anything. May nakita kang ibang, kunyan, may nakita kang babae. Deep inside, nabitan mo siya. Nabitan mo lang, pero wala kang ginawa, walang anything. Deep inside, nabitan mo lang siya. Cheating yon for you? Siguro po, wala naman pong problem. Hindi po natin maiwasan na mahumaling tayo sa, ano, sa ganda ng ibang tao po. Pero siguro po, nasa sayo na po if gagawa nyo po ng action, if may gagawin po kayong something na ikakagalit ng jowa nyo po. Okay. Oh, pag sumasagot si Louie, no, natatahimik tayo. Yeah. Parang iniisip talaga natin. Dinadisect natin yun. Oo, napapaisip tayo. Mark, busog ka? Nakagalala siya eh. Ah, ganun ba yung shirt niya kanina? Na-relax relax, eh, na-relax. Ay. Gusto ko yung ganyan po. Yan ang pinaka-normal ni Mark. Tignan nyo. Yan ang pinaka-normal. Yung walang pag-pretend, di ba? Yan ang relax ka dyan, ano? Okay. So, Mark, pag ganun ba, cheating ba yun? Depende po yan sa intention eh. Para sa akin po, normal naman po, kahit sino sa atin na ma-attract ka, kunyari, naganda ka sa kanya, hindi naman cheating yun. Pero kung dalagyan mo ng action or lalandiin mo or may something, yun yung matatawag para sa akin na cheating. Yeah. Kunyari, hindi mo tinuloy, naisip mo lang. Para sa akin, hindi po. Kasi hindi ko naman po tinuloy. Kumbaga, binigyan ko ng limitation and boundaries yung sarili ko. Parang respeto ko na rin sa partner ko. Walang involvement sa ibang tao. Wala. Hindi cheating. Hindi tinuloy eh. Alec. For me po, kahit anong reason pa yan, basta may intention, hindi po valid yon. So it's still a form of cheating. Kasi if you love someone, you should be focused to that person and you should not entertain someone else po because you're committed to that person. Hindi, kung di mo in-entertain, I mean, hindi walang physical, pero in-entertain ang utak mo. Oo, nasa sarili mo lang. Oo, na-crush mo siya, pero wala kang ginagawa. I guess okay naman po yun, pero I guess you have to also tell her na ano, para may idea naman siya kung sino yung mga gusto mo na like, for example, crush nyo na celebrity. Pero pag you're doing actions na po, syempre ibang usapan na po yun kasi there's ano na eh. But with that idea, minsan doon nag-start. So sana, if you, like what I said po, if you love someone, you should focus na doon po sa person na yun. Okay. Kayla, kanino ang green flag? Go! Pili na! Para sa akin, ibibigay ko yung green flag kay number 3. Kay Alec! Anong nagustuhan mo sa sinabi niya? Di ba hindi mo naman naiintindihan talaga? Ano po, very thoughtful po. Critical thinker po siya. Ano no? Critical thinker po siya. Critical. Delikado na yan. Critical na eh. Oo. Oh. Sana makasurvive ah. Sa ICU. Kasi nung sumagapan. Oo, nung sumasagot siya. Critical. Next question. Next question. Ay, wait lang. Tanungin muna natin, Jay, okay sa yun o may iba kang choice sana? Para kay Kayla. Okay lang din po kasi po, sa kanila pong tatlo, narinig ko din naman po yung mga boundaries po about sa pag-ibig din po kapag meron ka pong karelasyon po. Tama naman po yung decision niya po. At nasa...
Yeah. Saya na din po ako sa choice niyo po. Yun po. Thank you. Question number two, Kayla, please. Off ba kung dinadala kita sa paborito din na pinupuntahan namin ng ex ko? Oh. Alec. For me po, syempre, if gusto ng person yun, ng partner ko yung place na yun, so why would I stop her from going there? Kasi love yung place eh. That's her favorite place. Kasama ka? Sinasama ka niya doon? Oh, sinasama niya po ako. Kasi why would we adjust to that person in the past? Kung, you know, we should focus to what we have now. What our, ano, relationship, kung ano yung, like, we're spending time with each other. So that's what we should really think of and, you know, gawin talaga, importantly. Small water? Oo, maganda sagot mo. Critical na kasi. Oo. Louis. Yes po. Off ba sa'yo yun? Kunyari, dinadala ka niya dun sa lugar na paborito nilang puntahan ng ex niya. Tapos present jowa ka. Siguro po, as long as hindi naman po yun yung magiging ano, special place nyo din ng ka-relationship nyo. Kasi po, if naka-move on naman po yung, ano na, yung ka-relasyon nyo po, bakit naman po, bakit ka pa po ma-off? Eh, paano po kung gusto ko rin naman po pala doon sa ano na yun? So, siguro po yung communication na lang po ang ano, ang pinaka-importante pagdating sa ganyan po. Mark. Para sa akin, pwede naman po, hindi ako ma-off doon. Basta, as long as na nandun tayo, ayoko na pag-uusapan natin or yung topic natin, yung mga memories ng ex mo. Gusto ko, gagawa tayo ng bagong memories natin sa lugar na yon na panibagong simula natin. Kayla, kanino ang green flag? Alak po ako. Lahat po ng sagot nila, may point and gusto ko po. Pero ang bibigyan ko po ng green flag ay si number... Si number 3 po. Ha? Si number 3 po. Si 3! Si Alec, yung unang nagsalita pa din. Si Alec pa din! Okay, so... Meron na tayong ano, napili. Good luck sa date nyo ni Alec. Pero bago mo makilala si Alec, ito muna mga searches na hindi mo napili. Searchy number 1. Magpakilala ka na. Hello, Kayla. Hello. I wish you good luck. Sa love, sugal talaga yan. And sana yung iti-take mong risk ngayon ay jumakpat ka. Thank you. Ikaw din. Louie, at ngayon naman kilalanin mo na si Mark. Hello, Hi. Congrats, mabait yan si Alec. Napaka-bait yan sa backstage kanina. Marunong makisama. Tsaka, iingatan ka niyan at i-enjoy mo lang buhay mo. Galingan mo lagi sa buhay. Ayun. Thank you, ikaw din. Salamat sa'yo, Mark. G, ito na yung tayo para kausapin mo yung ex mong si Kayla. Ladies, pa yan? Hi, Kayla. Hello. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kaligayahan mo yung masusunod sa ngayon dahil susuportahan kita para makita mo din yung halaga mo. Nang hindi ako. Salamat. Kayla, may gusto kong sabihin sa kanya? Napatawad na kita sa maling pangyayari na yon. And sana next time, huwag mo nang ulitin yon. Thank you kasi you've taught me a lesson. Natutunan kong mahalin yung sarili ko. Ingat ka palagi. Thank you din. Thank you, guys. Jay, may bilin ka ba kay Alec? Nila isa't isa. Naramdaman ko, may spark. Alec, message ko lang sa'yo. Sana mag-align nga rin yung mga words na binitawan mo kay Kayla. At sana maging masaya rin kayo sa date nyo yun. Maraming salamat. Thank you, Jay. Alec, tabihan mo na si Kayla din.